Ayun, okay. Good morning, KGX. Anong oras na ba? 7.30? Hindi. 7.40. 7.40 na umaga. Alas 9, pasok natin today. At check lang natin yung nangyari kagabi. Ganda ng usapan sa grupo kagabi, no? Sa my page, hindi ako nakatulog masyado. Kasi nga, nagulat ako, biglang lumipad. And then, nakita naman natin, pati ETH sumabay din. Diba? So, ang binigay nating resistance kagabi is 68,300. Nakuha si 68,300. Dumiretso hanggang 68,900. Diba? So, kung 20, 25, 35, uulitin na naman natin yung percent na target natin, pasok na naman siya. Okay? Doon sa may ETH natin, naka 40% tayo. And, ngayon, nasa 29% ulit siya. Okay? So, yan yung sinasabi natin sa inyo na sa trading, tandaan nyo, no? Pag lumipad, huwag nyo sabayan. Tulad nyo lang sinabi ko sa inyo, kaya nga tayo nagbigay ng info kung may talo tayo sa crypto. Kasi para hindi nyo gawin. Di ba? Para hindi nyo gawin yung mga ginawa ko before. Kasi yung ginawa ko before talaga, wala. Hula yun. Kaya natalo tayo ng ganun. Kaya lang ngayon, syempre, kapag kalmado ka, tandaan mo, ano yan, no? Makakapag-isip ka ng tama. Kasi kapag nagpanik ka, tandaan mo yan, isa lang masabi ko sa'yo, pwedeng humantong yan sa maling desisyon, no? Kaya, kung wala kang risk management, maglagay ka, huwag mong pakinayangan yung 30% na SL, na cut loss. Di ba? Kung alam mo naman, kung profitable ka naman, kung mas marami naman yung tamang position mo kaysa sa mali, 'di ba? Okay lang 'yun, stick ka lang doon. Basta importante kahit na matalo ka ng isang beses, dalawang beses, okay lang 'yan. 'Di ba? Mas importante 'yung risk management, 'di ba? May cut loss. Kapag wala, pag hindi ka nag-cut loss, automatic 'yan. Nandami 'yan. Ang daming ganyang trader na sinasabi nila makaka-recover, makaka-recover. Ayun, biglang babagsak hanggang sa makuha 'yung mismong 100% ng asset nila. At ang masakit niyan, nung nakuha yung 100% asset, doon lumipad. Yung sakit nun, grabe. Yan, di ba? Kaya kayo yung sinasabi ko sa inyo, cut loss. Yun ang importante dyan. Tapos, after nyo mag-cut loss, relax. Di ba? Ganun lang. Parang ngayon. Di ba? Kinakabahan ako sa tuwing may Friday pump. Kasi, lagi yan eh. Kapag kunyari may Friday pump, may Monday dump. Witness. Ganun siya, no? Pero yung guess natin na 70k ang BTC, mga lodi, from 61,200, di ba? From 61,200, nag-guess tayo niyan na possible abutin yung 70k, mga lodi. Ayan, 68,400 na at maximum 69. So, 1,000 na lang inihingi natin. Pero I think, good na yun, di ba? Good guess na yun, mga lodi, yung 70k, di ba? So, yun. Ingat lang today, no? So, ako, nag-long position ako ulit sa RIP today, no? Kasi nakita ko, nag-drop na naman siya from 0.00028, 29 pa nga eh, to 0.00021 ngayon. So, nag-try ulit ako mag-long position kay RIP, mga lodi. Tapos naka-times 4 lang ako doon, mga lods. Para at least ano lang, happy-happy lang. Hindi yung, ano, hindi yung talagang, sugal na sugal ang dating, mga lodi, at hindi ka kaagad maliliquidate. Siyempre, SL 30% pa rin. At yun lang sa mga yon, sa ngayon, at magandang umaga sa inyo lahat. Yung REEF, no, yun. Thank you.